up mga idol? Welcome muli sa ating video. Ayan, para sa video na ito, ngayon mag-try tayong mag-stair dito sa Corniche. Ngayon, nandito ako sa may big tent or nasa Muru Road diretso pumunta sa Corniche. Ayan, dito ako magsimula. Tapos lahat ng stair na makikita ko from here papunta sa marina, bababaan natin. Ayan mga idol, bago naman tayo mag-start mag-downstairs, kailangan practicein din natin muna yung basic skills. Ito yung pag-shift mo ng hips mo backward, kasi makakatulong sa ito pag mag-downstairs ka na. So ang gagawin mo dito is para kang nagmamanual. Pero ang pinagkaiba lang nila, sa manual, aangat yung front tire mo. Pero dito, hindi. Bali, i-shift mo lang yung weight mo palikod. From standing up to attack position, tapos i-shift mo yung weight mo backwards or hips mo palikod. Kasi sa way na yan, mababalance mo yung katawa mo pag bababa ka na ng stairs. Tsaka dapat nakaano ka, heels down. Yung heels down naman para may counteract mo yung gravity, kasi usually yan parang papunta ka sa harap yung pakiramdam. Ayan, after naman yan, so nasanay ka na, alam mo na yung basic, alam ng galaw na ng katawa mo yan. Ang isusunod mo naman is maghanap ka ng stair na mababa. Yung stair na kaya mo lang babaan. Yung stair na hindi ka mag-aalangan. Tapos, pagkatapos niyan, kailangan, syempre, start slow. Kailangan mabagal ka lang. I mean, dapat kontrolado mo lang yung movement mo. Kasi pag masyadong mabilis, delikado rin, lalo hindi ka pasanay. At bago ka pa. Tsaka pag bababa ka, dapat straight ka lang sa babaan mo. Bag munang pagilid, kasi pag gumilid-gilid ka, hindi ka pa siya na pwedeng mag-cause ng accident yun sa'yo. Tapos habang mapalapit ka sa dulo ng stair pababa, kailangan, siyempre, relax ka lang. Tapos yung arms at legs mo is slightly bend. Tapos nakatingin ka sa baba ng stair. Kasi kung saan ka nakatingin, matik niyan, dun din susunod yung bike mo at saka yung katawan mo. Tapos yung hips mo, ayan, dapat naka-backward. Kasi pag masyado kang forward, usually babaligtad ka paharap eh. Kaya kailangan mo rin gamitin yung heels mo. Pag naka-heels down ka, matik yan na maka-counteract niya yung gravity, kasi usually yan ipukul ka niya paharap. Tapos dapat bend parati yung knees tsaka elbow, kasi yan yung shock absorber mo rin eh. Tsaka dapat marunong ka mag-modulate ng brakes, yung dahan-dahan lang, feathering tawag nila. Bababa lang yung stairs, pero paikot. So sa ganito malitas ulit yung skills mo, kasi kailangan meron kang control. Kasi kung wala kang control, babanggay mo lahat yung nasa harapan mo. Kaya try natin. Ayan, dito lang tayo maintain. Ay, sarik. Pag wala kang control, babangga ka sa mga mga nakaharang sa harap mo.
Yan mga idol, so far naka 3 stairs na tayo. Check pa natin di banda rito kung meron pa tayong makitang masukay. Okay. Ayan mga idols, yan na naman tayo nakitang stair. Ayan, itong side na to medyo banayad lang, pero itong side na to medyo mahaba at medyo mas steep. Pero itong side na to sa bandang left mas steep siya kaysa sa kabila. Ayan, ito ang try nating tirahin. Right. Kaya tayo. And so far so good. Smooth lang. Kailangan mo lang sa ganong stair, presence of mind syempre. Tapos malakas na upper body control, siyempre skills. And mga idol, tapos na tayo dito sa steepest stair here in Corniche. Ayan, ito yung pinaka matarik na stair na nakita ko dito sa Corniche. Kaya try pa natin tumingin sa kabilang side kung meron pa tayong makita. Pero pagkakaalam ko, ito na yung pinaka mataas. Meron na lang ditong isang spot. Ano naman siya, parang yung tinira natin kanina, paikot. So matetest na naman yung ano natin doon, control. Kasi pagka ganung paswirl or paikot, dapat meron kang control sa bike mo. Hindi ba pwedeng yung padaos-dos ka lang, yung go lang, hindi ba pwedeng ganun? Kasi pag ginawa mo yun, babangga ka sa pader. So kailangan control lang hanggang sa pagbaba. And guys, meron pa tayong stairs na nakita rito. Tingin ko ito na yung last dito sa side na to. So check natin. Yan, spiral din siya, paikot, pababa. So sa mga ganitong stairs, sabi ko nga kanina, kailangan natin ng control sa bike natin para hindi tayo maaksidente. So dapat marunong tayong gumamit ng brakes. Yan, test natin kaya. Guys, I think ito na yung last stairs na maano natin dito sa Corniche papuntang Marina. Napakaganda tong huling ito. Check niyo. Ayan. Ang lupit. Para kang nasa loob ng aquarium. At ayan nga mga idols, nasubukan natin ang iba't ibang klase ng stairs dito sa Corniche. At sana at meron din kayo na pulot na tips dito sa ating video. Kung nagustuhan niyo ang ating video, huwag niyo makalimutang mag-like. At higit sa lahat, huwag niyo makalimutang mag-subscribe. Kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe na! Ito nga pala si David Knows. See you in my next videos!